Magandang araw uli sa inyo mga kasabong. So meron na naman tayong bagong topic. Ito specific topic to, ano? So may mga nagtatanong sa atin kung paano pumili dito sa mga three-stag elimination ng mga Master Breeders Cup. So ito, recapitulation lang to ng mga nauna kasi nga hindi natin masyadong na-specify. So unlike sa big event, medyo may pattern tayong napipredict doon dahil somehow sila-sila lang din ang naglalaban. So kilala na natin kung sino ang naglalaban-laban, naobserbahan natin kung sino magagaling, kung sino ang hindi. So somehow, may pattern tayong sinusundan. So pag nasundan natin ang pattern na yon, talagang medyo lumalamang tayo sa panalo. Pero dito sa 3-stag elimination, 3-stag semifinals ng Master Breeders Cup, ang problema lang, maiksi masyado. So 3-stag elimination lang yan, tatlong manok lang yan. So parang medyo mahirap sundan kasi unlike sa mga 7-stag, medyo predictable pag kumilos ang mga manok sa una, pangalawa, pangatlo. So yung mga panghuli more or less, mapipredict mo na kung ano ikikilos. Pero dito sa 3-stag eliminations and semifinals, mahirap i-predict kasi tatlong manok lang yan eh. Kikilos sa una, kikilos sa pangalawa, matatalo sa huli. The same. So kumbaga parang medyo mahirap. Medyo unpredictable ang pattern. So, personally, ang ginagawa ko pag maglalaro ako dyan, lalo dito sa mga bandang norte ng mga labanan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Batangas, Rizal. So, kumbaga, medyo, ito ang sinusundan ko, no? Ang sinusundan ko dito sa mga larong to, kumbaga, sipat kilatis pa rin. So, pagpasok ko ng manok, titingnan ko kagad kung sino ang gising. Kung sino ang gising. Wala akong pakialam sa entry name. Kung sino ang gising. Kasi nga, yun lang ang magbibigay ng difference kung sino ang gising. At the same time, ito, medyo ingat na ingat ako pag off-color ang kalaban. Pag sinabing, ang category, ang alam naman natin, ang category ng off-color, di ba? Bulik, puti, talisay, itim, pile, kung ano pa. So, sa mga off-colors na yan, ang ingat na ingat akong pustahan is yung kalaban ng bulik, kalaban ng puti, kasi medyo mahirap. Medyo mahirap silang kontrahin kasi pwede silang girian anytime. Pwede silang girian anytime. So pag girian sila ng kalaban nila, tapos ang boxing. Unlike sa mga grays, medyo grays saka blacks, medyo nasasanay na rin naman kasi ang ibang mga manok na paluin sila. Pero yung mga puti saka bulik, parang medyo silaw talaga sila. So pag pumalo man sila, medyo kulang ang diin sa palo o kaya naman makakaganti lang sila pagkatapos silang paluin. Kaya kumbaga medyo delikado. So pag ganun, ang ginagawa ko, pagpasok pa lang, kinakahig pa lang sa off-color na patuka, kasi usually, kung may patuka silang off-color, nakakulay nung kalaban, definitely, gagamitin nila pang patuka yon. So, habang kinakahig, hinihiting, makikita mo yung attention ng manok kung talagang alert siya doon sa off-color. So, makikita mo ang attention niya kung nandun, galit, talagang pag kinakahig, talagang galit na galit, at saka pag dinistansya ng kuti, makikita mo, pag dinistansya yan ng mga isang dipa, mga isang metro, pag dinistansya yan, makikita mo kung gigiri siya o hindi. So pag nakita mo medyo gumigiri-giri, delikado yan. So pwede mong pustahan ng off-color. Pwede mo nang pustahan ng off-color. So ako yun ang mga strategy ko. Kasi nga, na-prove ko na rin naman yan eh. So at one point in time, mayroong laban sa Araneta Coliseum. Stag Derby yun eh. If I'm not mistaken, na RGBA yun. So, parehas puti ang magkalaban, parehas puti. Ang ganda, parehas. So, hinihiting. Tiningnan ko siya, yung nasa meron, Yamado. Pero pag mga 1 meter apart, medyo gumigiri siya sa kalaban niya, sa puti na panuka. Samantalang ang wala, na Dehado, galit siya talaga siya sa puti na hinihiting sa kanya, na pinapanghit sa kanya, talagang gusto niyang paluin. So, kumbaga, sumahod ako sa wala. And I'm not mistaken. So, pagbitaw, medyo malayo ng konti, paggiri, gumiri talaga yung meron. So, isang saltuhang patay siya.
And I'm sure marami rin kayong naobserbahan yan sa online sabong. So, yun lang, pag-ingatan nyo yung ganun. Kasi, although hindi naman 100% of the time. Kasi may mga manok naman, may mga handler na magaling talaga magpakilos ng manok na nagigising nila ang galit ng ibang manok sa off-colors. Pero yun nga, yung mga maliliit na bagay na sinabi ko na yun, 1 meter apart, makita mo kung pagirit ng konti. Baka possible na gumiri yan. So, tingnan nyo lang mabuti. Kasi yun ang mga fundamentals na napakaliliit na bagay na pag nakita mo, it will spell the difference between winning and losing. So, yun lang naman yung gusto kong i-emphasize sa inyo. Kasi, kumbaga, ginagawa ko siya eh. So, gusto ko lang naman i-share sa inyo. Yun ang basis ko. At the same time, yun nga, yung, of course, iba pa rin yung makapansin mo kung talagang magulang ang isang manok. Although ngayon, last week na ng November, kumbaga halos pare-pareho ng edad niyan. Kasi ang medyo magugulang na nabandingan ng maaga, medyo palugon na yan. So ngayon, halos pare-pareho ng edad. So kakita mo lang yung gising, yung medyo matangkad, maganda ang postura, balance ang postura, kasi it will make a difference. Kasi yung sobrang tangkaro ng manok, mahirap eh. Ang lamang lang niya, yung reach ng paa. Ang problema, kung medyo tulog siya, hindi niya kayang ibato ng mabilis yung paa niya ng mahaba pag medyo off siya. So tatalonin pa rin niya ng katamtama, ng balanse ang tayo, kasi pag bangga ng balanse, pag lapag, sabay ikot. Sabay ikot, kayang mag-wave ka agad ng ganun. Whereas yung mga tangkaro, pag lapag niyan, medyo dadaplis ng konti ang tuhod kasi kailangan niya i-position ang sarili niya kasi ang aerodynamics ng body niya, medyo mahirapan siyang gumalaw. So sa speed, lalo ngayon, blinding speed ang bilis ng mga manok. So it will make a difference. Tapos ngayon, yung napansin ko ha, yung mga hatch gray, yung mga itim, puro na abang. Hindi yan ganyan 10 years ago. Ang mga hatch, mga itim, mga hatch gray, sugod yan, talagang pukpukan yan. So kumbaga talagang nag-evolve. So ngayon, sabi ko nga sa inyo, when all things are equal, ang mga mayahin, alimbuyugin, hiraw, pag nag-abang yan at nasalto ka niyan, kawawa ka kasi ang lalakas pumalo niyan eh. May galit. So pag medyo off ka ng konti, tutulog-tulog ka pa ng konti, so talagang papatayin ka niyan pag talagang tatanga-tanga ka sa harapan niya. So isa yun, pag may nagpasok ng mayahin, hiraw, hatch gray, itim, sisilipin ko kung gising siya o kaya medyo tulog-tulog ang kalaban. Kasi pag medyo tulog-tulog ang kalaban, I'm sure papaliguan yan. Kasi nga, mayroong aggression ang blood nila. They are bred that way para magamit nila sa ganung fighting style yung advantage na yon. So, kumbaga, yun lang naman yung mga paalala natin para sa mga 3-stack elimination, kung sinong gising. Of course, it pays a lot pag may mga paminsan-minsan, may mga nagpapasok na big time na kakilala nyo, pwede nyo yung sabayan. Kasi yung mga big time na yan, kailangan niyang, kumbaga, yung mga big time na yan, nag-e-entry yan, syempre, para makapasok, habol rin nila ang premyo. Malaki ang premyuhan dito sa big event, sa Master Breeders Cup. So 95 million ang premyuhan. So talagang magpapasok sila ng magagaling din para makarating sila ng finals. So it pays a lot kung kilala nyo sila, alam nyo magpakilos, kilala nyo ang mga handlers. So kumbaga, makakatulong. So yun lamang ang mga paalala natin. And maraming salamat sa mga sumusuporta dito sa YouTube channel natin. I'm happy na growing yung community natin. I just hope na i-share nyo sa mga kaibigan nyo para marami rin tayong matulungan. Marami rin silang matulungan dito sa YouTube channel natin. And kumbaga, everybody will be happy. At sa mga players ko, maraming salamat sa pagsusuporta. So yung mga gusto pang maglaro na naliligaw, na gustong maturuan ng mga techniques and strategies, pwede kayong mag-PM sa ano natin, sa Facebook page natin na Logis, para ma-attend kayo doon ng mga sub-agents natin para talagang, kumbaga, somehow mag-guide kayo ng maayos, matulungan namin kayo para sabay-sabay tayong maglaro, manalo-matalo, masaya. So, kumbaga, let's put our gambling in proper perspective. Magsusugal ka na rin lang, ayusin mo na. So, put some science to it, put some strategies to it para kahit papaano makatulong. So, yun lang naman guys. Maraming sa inyong lahat. Ang tabayanan ng mga susunod pa nating mga videos at susunod pa nating mga laban. So, marami pa mga big event na parating. And as you see, patapos na naman ang stag season, magde-December na. So, umpisa na naman ang tax season.
So, kumbaga, panibagong playing field na naman to, panibagong analysis, panibagong strategy, and it gets more exciting over time. So, maraming salamat. Ako nga pala si Marcus Aquiles ng Logis. Thank you.